Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Iyalay natin ang misa ngayon para sa mga kaluluwa ng Yumao ay ng mga minamaha ninyo. At iyalay natin ang misa ngayon para sa inyong personal intention and para sa inyong karamdaman. May God, we ask God to heal our sickness. And ngayon po ay pagunita kay San Carlos Borromeo. So, San Carlos po, Obispo. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyong, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa inyong sambayanan ang inyong espiritong pumupuspos sa obispong si San Carlos upang kami laging makaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin ang kanyang mukha sa mundo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyong kasiglahan ang buhay na pakikipag-ugnayan kay Kristo? Naaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangari na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Magbuklod kayo sa iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso at diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong maging tanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ng inyong sarili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain ng pagpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan.
tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag nakahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayamang kapitbahay ang aantyayahan mo, sapagkat aantyayahan ka rin nila. At gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay makahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pinggaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makakaganti sa inyo, at sa gayoy magiging mapalad ka, gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. Tanghali lang? Okay. Kumain na ba po kayo? Hapon na? Kumain na o hindi? O, nagutom pa, di ba? Okay, bahala sa inyo lang. Kasi walang akong pagkain din. Ay magpakilala sa inyo muna po. Ako po ay si Father Joseph Kwon. O si Kwon. Parang Kwon-Kwon, sino yan? Diba? Bakit ang wika ay ganyan? Kasi taga Vietnam ako. Mukhang Pinoy lang po. Kahapon, inuutos. Diba? Inuutos ni Jesus na Ibigin ninyo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. And ibigin ninyo ang kapwa, gaya ng sarili mo. And ngayon po, ngayon, sinabi ni Jesus, kapag kayo maghanda, di ba, nag-anyaya sa mga dukha, mga mahirap, mga pinkaw, mga bulag, mga mahirap. Anong gusto ni Jesus? Parang, I stand the love for all. Diba? Huwag tayong parang limit, parang exclusive, parang mas, parang, ano tawag yan, parang mabait tayo sa mga mayaman. Di ba? Mag-respect tayo sa mga mayaman, magkaibigan.
sa mga mayaman. Pero humakin, hamakin, humamak, humamak, tama ba? Sa mga mahirap, that's unfair. That's not pure love. But that is selfish, that may interest. Lahat gawin natin may purpose. Diba? Lahat gawin natin may purpose. Bakit gusto rin natin magkaibigan sa mayaman? Ay libre sa inyo sa Jollibee ngayon, kaibigan. Pero totoo ba libre? Hindi libre. May motivation, may intention there. Diba? Baka makakatulong sila sa atin. So there's no love. That's the intention. And kasi ganyan, kasi ang puso natin, ang intention namin ay parang limit, parang exclusive. Kaya ang buhay natin po ay mainit. Yeah. Parang mas matanda tayo, mas malungkot. Kasi tuyong-tuyo na ang puso. Parang matigas na ang puso, walang pag-ibig. Punong-puno, in parang selfish intention. Lahat po ay parang may intention, di ba? I mean, it's intention, parang selfish, parang may benefit. That is I mean. And siyempre po, mga duha, mga mahirap, hindi sila maka... ano tawag dyan? Makabalik, maka... diba? Hindi katapati. Parang, they cannot pay you. Makahati. Diba? Makahati sa atin. Pero ang Diyos mismo, ang makatulong sa atin, ang makahati. Hati. Makaganhati. Diba? How do you say ganyan po? Kapighatian. Diba? Kapat, ano yan? Makakita is magawala ko na. Opo, makakaganti. Ang Diyos ang makakaganti sa atin. Diba? Ang inaasahan natin po ay sa Diyos. Depende tayo sa Diyos. And ganyan po ang sinabi ni San Pablo, ang hindi pa nakikinig ng tainga, ang hindi pa nakikita ng mata, ang hindi pa na isip ng utak o ng ganyan. Yan ang gantimpala ang ihahanda ng Diyos para sa mga magmahal o minamahal ng Diyos. Diba? So, kung gusto ninyo masaya, extend our love to the others. Naintindihan ninyo ba? Malinaw ba po para sa inyo? O malabo po? Malinaw ba o malabo? Malinaw? Totoo? Okay. Bahala sa inyo lang kung hindi maintindihan. Diyan lang ay sikap ko na, di ba? And gusto rin nyo naman, ay mabilis naman, di ba? Ganyan lang ha. So, do not be exclusive. Diba? Our love should be all. Should be for all. And also, the more we love, the more we go happy. We have the meaning of life. Walang pag-ibig, walang kahulugan ng buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Thank you.
ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha tanghayan, tunghayan mo ang aming mga alay na nasa inyong dambana. Ngayong si San Carlos ay aming ginugunita. Ipagkaloob mong dito'y aming pakinabangan. Ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan. Pakundangan sa bigay mo sa kanyang malasakit sa kapakanan ng tanan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Carlos ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan ang malasakit ng mga unirang tagapagpapan. Pangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin ka kanilang inuukoy. Kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiagot ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan, kami napunyi sa inyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong banaang kalok na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipapunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa Kristo ay gumitay, sarili ay inihain, bilang pagkait inumi, pinagsasalo. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak, kaya't inialay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa inyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay makakaisa ay magbuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang inyong simbahang lakanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuluzin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis ni Lisan Sang Esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa inyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararanga mo sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ipahintulot sa tukso at
iadya mo kami sa lahat ng masama. Hilihilig namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaroban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaroban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalar ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kamang
Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglingkod ni San Carlos ng may pagmamahal. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasulukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnunubela
mula sa ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din po ng pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga namayapang mahal sa buhay. May mga available po tayong rose candle sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa May Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ika-apat, pinsalang dulot ng bagyong, panoorin po natin ito. Dahil po dito, mga kapiyo, pansamantala pong wala muna tayong parking spaces na magagamit sa loob ng pambansang Dambana dahil sa pagkasira ng tulay papuntang parking area. Mula po sa parking A ay mga tao lamang ang maaaring makapasok at limited parking slots ang meron doon. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. At asahan natin ang matinding traffic, lalo na kung araw ng Sabado at Linggo. Ikalima. Ito po si Archb, ang inyong arsobispo. At sa ngayon po ay nandito ngayon sa Roma. Ako po ay patuloy nagdarasal para sa ating lalawigan sapagkat matapos nasalanta tayo ng bagyo, maraming naghihirap at maraming nangangailangan ng dasal. Sa ngayon po, ako'y humihingi ng tulong sa inyo, lalo na sa mga kapatid natin na salanta ng bagyo. Mahalaga na tayo magtulungan tuloy na nangyari sa atin nung mga nakaraang taon. Sumabog ang Bulkang Taal, nagka-COVID tayo. Ipagpatuloy po natin ang magandang gawain ng isang Batanggenyo, nagtutulungan, nagbabahaginan, at nagdarasal para sa lahat. Ipadala po ang inyong tulong sa pamamagitan ng LASAC o Lipa Archdiocesan Social Action natin sa pamumuno ni Father Josh Shapko. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy pong inyong asahan ang Arsobispo na nagdarasal para sa atin. At patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang makilala na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Pagpalain tayong lahat. Ang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang Dambana, simula po ngayong Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita nyo po sa ating screen. Gayun din, ninanais po nating limitahan ang bilang ng mga live stream ng mga misa at magdadagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing ika-12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing ika-3 ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taintim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin.
na nagpapaalaala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasa gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kaloob, ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawat ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Siya nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Hesu Kristo. Salamat sa Diyos.